lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mauwaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong pinuspos ng malasakit sa kapwa-tao, ang paring martir na si San Maximiliano Maria Kolbe, na namintuhong masugid sa mahal na birhen, ipinaglihi ng walang kasalanang minana. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaawaan mo kami at pagkalooban ng kakayahang tularan ng iyong anak hanggang kamatayan, alang-alang sa iyong kapurihan sa paglilingkod namin sa kapwa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin Siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya.
huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan at ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon, marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, hangad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tumayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong niya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinapagbayad ang mga mamamayan. Gayon paman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mauhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kilala natin si Jesus Nazareno bilang isang taong may paninindigan, matapang, buo ang loob, hindi lumalayo, umaatras sa katotohanan. Ngunit sa tagpo ngayong ebanghelyong ito, makikita natin ng kahit papaano ay kakaibang Jesus Nazareno. Ang tagpong ito ay tungkol sa buwis sa templo. Tinanong si Pedro ng mga taga-templo, nagbabayad ba yung guru mo, si Jesus, at ikaw? At nang bumalik si Pedro kay Jesus upang tanungin siya, magbabayad ba tayo ng buwis sa templo? Napansin niyo yung ginawang halimbawa ni Jesus na yung mamamayan ba ay nagbabayad sa hari o ang dayuhan? At sabi nga ni Pedro, yung dayuhan lang. Yung mamamayan, hindi kailangan magbayad ng buwis. Alalaong bagay sinasabi ni Jesus, siya sa katunayan bilang anak ng Diyos ay higit pa sa mamamayan ng templo. Sa makatuwid, hindi niya kailangang magbayad ng buwis sa templo. Pero nasabi ni Jesus Nazareno, para hindi na sila may masabi sa atin, para wala na silang masabi sa atin, pumaron ka sa lawa, manghuli ka ng isda, makakakuha ka ng pera pambayad sa buwis. Sa makatuwid, bagamat hindi kailangan, pinalampas na lang ni Jesus. Sige na nga, magbayad na tayo sa templo. Siya na yung anak ng Diyos. Higit pa sa mamamayan. Pero hinayaan niya. Dito makikita natin, mga kapatid, ang isang napakasimpleng aral sa buhay. May mga bagay din naman, lalo na yung mga maliliit lang na bagay, pwede nang palampasin. Hindi na kailangang palakihin pa. Hindi mo na kailangang ubusin ang lakas mo at makipaglaban ka pa. Kahit si Jesus, nakita natin itong bagay na ito, hindi siya nakipagdikdikan hanggang huli. Pero may mga bagay naman na napakahalaga, dapat naman kahit ano mangyari, panindigan mo. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba yung pinaninindigan natin at ano ba yung pinalalampas na lang natin na hindi naman talaga makakaapekto sa ating kaligtasan, sa ating prinsipyo? Ang nakalulungkot, mga kapatid, yung mga maliliit na bagay, minsan, yun ang pinalalaki natin. Minsan, ulam lang, pinag-awayan na ng buong pamilya. Yung isusuot mo lang, yun na ang napakalaking issue. Minsan nga, dito sa simbahan, pagtatalunan pa, kandila. Pagtatalunan pa, kulay ng uniforme.
pagtatalunan pa, saan uupo? Mga bagay na napakaliliit, pero minsan, pinalalaki natin. At ang mas nakakalungkot, yung mga malalaking bagay, yung mga importanteng bagay, yun yung binabaliwala natin. Nakikita na natin, nagsisinungaling, hinahayaan lang natin, nagmumura, inaalipusta ang Diyos, binabaliwala ang katapatan, yun ang pinapalampas natin. Ipagdasal natin na makita natin kung ano ang mahalaga sa lahat. Kaya nga sa unang pagbasa narinig natin, ipinapaalala kay Moises ang pagkatakot sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, na siya ang Panginoon ng lahat, na siya ang Panginoon na nagsalba sa kanila sa Ehipsyo. Iyon ang mahalaga. Kaya yung mga Pariseo nung bandang huli, iyon ang nakaligtaan. Mas mahalaga sa kanila yung maghugas ng kamay, yung itsura ng mukha. Nakaligtaan nila kung anong mas mahalaga. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Maximiliano Kolbe, isang martir na pari sa Poland. Siya'y nakulong dun sa Auschwitz nung panahon Hitler, nung inuusig at nilupig ang mga Hudyo maging ang mga Katoliko. At doon daw sa kulungan may tumakas. At dahil sa galit nung commander ng concentration camp, sabi niya, hanggat hindi na ibabalik yung tumakas, magpapapatay tayo dito ng 10 preso. At namili lang sino yung papatayin. Hindi napili si San Maximiliano, ang pinili yung isang tao. At nung gabi na bago siya mamatay, no, tuturukan sila nung injection na lason, narinig ni San Maximiliano, iyak ng iyak yung taong papatayin kinabukasan. At ang sinasabi niya, papaano na ako? May pamilya pa ako. Maliliit pa yung anak ko. Kaya kinabukasan, lumapit si San Maximiliano Kolbe dun sa mga sundalo at sabi niya, huwag niyo siyang patayin. May mga anak pa siya, may pamilya pa siya. Ako na lang, pari ako, wala akong asawa, wala akong anak, mag-isa lang ako sa buhay. Ako na lang ang patayin ninyo. Huwag na siya. Alam ni San Maximiliano, ano ang dapat ipaglaban? Ano ang dapat panindigan? Ano ang mas mahalaga sa buhay? Hindi ba't sabi ni Jesus Nazareno, wala nang hihigit pang pag-ibig ang ialay mo ang buhay mo para sa kapwa mo. Kaya nga ngayong araw na ito, itinatanghal natin si San Maximiliano sapagkat alam niya kung ano ang mahalaga sa buhay. Sa pagpapatuloy ng misang ito, patuloy natin tanungin ang sarili natin. Yung mga maliliit na bagay ba, yun ba ang pinapalaki natin? Yun ba ang umuubos ng oras natin? Yun pa ba ang pinag-aawayan natin? O baka yung mga malalaking bagay naman ang siyang binabaliwala natin? Hilingin natin kay Jesus Nazareno, katulad niya, ang karunungan na malaman, katulad ni San Maximiliano Kolbe, kung ano ang mas dapat ipaglaban, panindigan sa buhay. Kung ano ang pinaka-importante sa buhay. Tumayo po ang lahat.
Minamahal kong kapatid, sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran sapagkat Siya ang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan ng sandaigdigan. Ang ating tugon, Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang simbahan, saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng minahahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao, naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol ng mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama ng awa, dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob na kaharian dito sa lupa, hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain sa mga alay sa iyo, kami ay nagpapakumbaba sa pagdalangin upang alinsunod sa halimbawa ni San Maximiliano Maria, mahubog kami sa pag-aalay ng aming buhay sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximiliano Maria Kolbe ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig na ito, si San Maximiliano Kolbe, silang lahat na namuhay ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group, at mandated organization ng ating simbahan. Sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria, at kaalinsabay nito, ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at ikalima ng hapon, nasusundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami ay nagsusumamo upang pakundangan sa aming pakikinabang sa iyong katawan at dugo, aming makamta ng maalab na pagmamahal na tinanggap ni San Maximiliano Maria Kolbe sa piging na banal. Hari naming nabubuhay, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. At salamat din po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, noodles, dilata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo din sa atin hindi lang magdasal, kung hindi magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Hindi lahat ng bagay kailangan agad ipaglaban. Nawa katulad ni Jesus Nazareno at ng mga banal, malaman natin kung ano ang mga mahalaga at importante sa buhay, lalo na para sa ating kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inihintubo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,